Lahat tayo mga idol ay nangangarap umangat at umasenso sa buhay. Kaya kung gusto mo na umangat at umasenso sa buhay, dapat ganito ang mindset mo. At sa video ng ito mga ka-idol ko ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ang number one diskarte ko kung papano, kahit papano ay umaangat ako. Totoo yan mga ka-idol ko, isa rin akong walang wala noon. Halos walang maipuhunan. Nararanasan ko noon na lumuwas ng Maynila na ang dala ko ay 500 lang. Ibibili ko yun sa Kartimar ng gold piece na ang puhunan ay 2 at mayroon pang ang piso. Tapos ibibenta ko ng 300. Naranasan ko rin magtinda sa Divisoria na ang puhunan ko ay 200 lang. Ibibili ko iyon ng tanggalbara, air freshener at saka antena ng TV indoor. Tapos ilalako ko mga ka-idol ko at kapag naubos na, bibili ulit ako. Pagdating ng kinahaponan mga ka-idol ko ay maganda ang kita ko. Minsan 1,000, minsan sobra pa. Discarding malupit talaga mga ka-idol ko. Pero kung gusto mo talagang umangat at umasenso, ganito dapat ang mindset mo. Dapat mga ka-idol ko ay hindi po tayo namimili ng pagkakakitaan. Huwag natin mamaliitin yung isang bagay na sasabihin natin, ay, bakit ako magtitinda niyan? Undergraduate ako ng college. Dapat sa aircon ako nagtatrabaho. Dapat sa opisina. Hindi dapat ganun mga ka-idol ko. Lagi natin tatandaan kung ano yung patok, kung ano yung click, yun ang ating ititirada. Kahit maliit ang tubo, kahit maliit ang kita, basta patas at marangal, huwag na huwag mo yung papalagpasin. Ganyan ang mindset ko, mga ka-idol ko. Kahit umuulan, bumabagyo, hindi ako tumitigil. Nagtitinda ako ng payong at mga kapote. Katulad po ngayon, nauuso ang lato-lato. Yun yung pinaka-click na pangtinda ngayon. Kung iisipin ninyo, ay bakit ako magtitinda niyan? Pang small time lang yan, barya-barya lang ang tubo niyan. Hindi mo alam mga ka-idol ko, sa loob ng isang araw, kung kaya mong umubos ng 100-200 lato-lato, gano'ng kalaki yung kikitain mo. Dapat mga ka-idol ko, ang mindset natin ay ganito. Huwag tayong mamimili ng pwede nating pagkakakitaan kung gusto talaga natin maabot ang ating mga pangarap. Kahit ano pa yan, kahit maliit na bagay ang kitaan, basta patas at marangal, wala kayong nasasagasaan, tuloy-tuloy lang mga ka-idol ko. Ganyan po ang diskarte ko mga ka-idol ko. Sa bangkita lang ako nagsimula, sa palako-lako ng lason sa daga, nagtiyaga ang dami ko pong pinagdaan ng hirap. Palagi akong tinataboy sa mga bangkita, natutukan na rin ako ng baril, dahil bawal ako maglako. Pero hindi ako mga ka-idol ko tumigil. Hanggang sa makuha ko ang tamang diskarte. At ngayon nga mga ka-idol ko, ay mayroon na akong mga tindahan. Pero hindi pa rin ako tumitigil. Pag tag-ulan, naglalako pa rin ako at kung anong patok ay talagang hindi ko pinalalagpas katulad na lang ng lato-lato. At syempre mga ka-idol ko, kasama ko lagi ang apat na sikreto ko sa aking pagninegosyo. Ang sipag, tiyaga, pananalig sa Lord at tamang diskarte.